Ang sabi ni Jesus, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Tutulungan niya kayo upang maunawaan niya ang buong katotohanan. Tutulungan. Sino po itong tutulong na ito? Ito po yung sinasabi ni Jesus na Espiritu ng Katotohanan, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang sabi nga ay ito ho yung kapag tayo po ay nagsasantanda, sinasabi natin ay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yung Espiritu Santo, yun ang Espiritu ng Katotohanan. Yun po yung sinasabi, tinutukoy ni Jesus na tutulong sa atin. Mga kapatid, sa ating personal na buhay, meron tayong kanya-kanyang struggle. Sa ating personal na buhay, tulungan mo una yung sarili mo. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong iniisip. Tulungan mo muna yung sarili, yung isipan mo. Tulungan mo naman yung isip mo. Baka sobrang pagod na yan sa kaiisip. Yun naman ang tulungan mo. Yung pagtingin mo. Dami mong tinitingnan tungkol sa buhay mo, tungkol sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Tingnan mo naman yung sarili mo. Yung kalooban mo, yung puso mo. Sino ka naman ang hindi nasasaktan? Sino ka naman ang hindi napapagod? Sino ka naman minsan ang hindi nagagalit? Sino ka naman minsan ang hindi nagtatayim ng puot? Baka yung puso mo pagod na. Tulungan mo naman. Tulungan mo naman. Yung physical na katawan mo, yung katawang lupa natin, baka sa sobrang gawa mo o baka naman sa wala ka rin ginagawa, eh baka pagod na yan. Tulungan mo naman. Aray, mas malalim yung kaluluwa mo. May kaluluwa ka. May kaluluwa ako. May kaluluwa pa tayo. Kaya tayo ay buhay pa. Baka kung ano na nangyayari sa ating kaluluwa, tulungan mo naman yung kaluluwa mo. Tulungan mo naman. Sa madaling salita, baka maaari sa iyong personal na buhay, tulungan mo rin ang mga aspeto muna ng iyong sarili. Tulungan mo ang sarili mo. At salamat sa Diyos, salamat kay Jesus, dahil meron palang tutulong sa atin. At yun ay ang Espiritu Santo. Kailangan lang nating buksan ang ating sarili sa Diyos Espiritu Santo, sa Espiritu ng Katotohanan, para maunawaan natin kung paano natin tutulungan yung mga pagod na aspeto ng ating buhay, yung mga natutulog na aspeto ng ating buhay, kung paano natin matutulungan na maunawaan, kung maunawaan kung paano natin matutulungan yung mga natutulog nating aspeto ng buhay. Please, help yourself through the guidance of Jesus, through the guidance of the Holy Spirit. Kasi ang ginagawa ng tao, ang ginagawa natin, tutulungan natin
natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na kung ano-anong ibinibigay ng mundo. Tutulungan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng bisyo. Tutulungan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mga bagay na akala natin ay siya ang makakapagbigay ng kagalakan, makakapagbigay ng tuwa, makakapagbigay ng saya sa ating buhay. Pero pag tinignan mo ng mas malalim, hindi rin pala. Please, help yourself through Jesus, through the Holy Spirit. Para maunawaan natin kung ano yung bagay na dapat at talagang makakatulong sa ating sarili. Gusto mo ng kapayapaan? Gusto mong gumaan ng pakiramdam mo? Gusto mong makapagpahinga ang pagod mong isipan? Gusto mong makapagpahinga ng ayos ang iyong pagod na katawan? Gusto mong makangiti ka ng ayos? Gusto mong malampasan ang iyong mga pangamba at takot? Gusto mong maranasan yun sa iyong sarili? Patulong ka sa Espiritu ng katotohanan. Ay, sino gang mas magaling? Ang mga bagay na ibinibigay ng sanlibutan? Yung sarili mo, yung galing mo? Hindi. Mas magaling po ang Diyos sa tao. Mas magaling po ang Diyos sa sanlibutan. Mas magaling po ang Diyos sa mundo. Mas malakas at makapangyarihan po ang diskarte ng Diyos kaysa diskarte ng tao. Kaya, kung yun ang isang malaking katotohanan, ay kanino ka pa hihingi ng tulong para matulungan ng iyong sarili? Walang iba kung hindi sa Espiritu Santo. Walang iba kung hindi sa ating Panginoong Diyos. Talagang bagay po itong ating pinagtinatalakay na ito na sana ay patulong muna tayo sa ating Diyos. Tulungan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Panginoon. Bakit? Doon muna sa iyong sarili. Doon muna sa iyong sariling pag-iisip. Doon muna sa iyong sariling pagtingin. Doon muna sa iyong sariling kalooban. Doon muna sa iyong sariling katawan. Doon muna sa iyong sariling kaluluwa. Paano mo tutulungan ng iyong asawa? Paano mo tutulungan ng iyong mga anak? Paano mo tutulungan ng iyong kapatid? Paano ka magkakaroon ng mabuting pakikialam sa iba? Sa iyong sarili ay hindi mo maunawaan kung paano tutulungan ang iyong sarili. Kaya buuin mo muna ang pagtulong sa iyong sarili upang maunawaan mo at magawa mo din kung paano kang tutulong sa iba. Madali sa iba kung natatanggap mo ang iyong sarili. Madali ang magpatawad kung napapatawad mo ang iyong sarili. Madali ang umunawa kung inuunawa mo ang iyong sarili. Madali ang tumulong kung tinutulungan mo ang iyong sarili. Paano ka magbibigay kung wala kang ibibigay? Paano ka magbibigay ng piso kung wala kang piso? Kaya paano ka tutulong kung hindi ka nagpapatulong sa Diyos at kung hindi mo tinutulungan ng iyong sarili?
Pero kung ikaw ay nagpapatulong sa Diyos at tinutulungan mo ang iyong sarili, mauunawaan mo at maiintindihan kung papaano kang dapat tutulong sa iba. At kaya ang tumulong at tulungan ng iba dahil ang espiritu rin ng katotohanan ito. Dahil sa ikaw ay bukas sa Kanya, tutulungan ka rin niya kung ano yung dapat na gawin mong pagtulong sa mahal mo sa buhay at sa ibang tao. Pag wala rin ang tulong ng Diyos, mahirap din ang pagtulong sa iba. Kaya ang laki pala ng nagagawa kung tayo ay magiging bukas sa tulong na ibinibigay na sa sinasabing ito ng ating Panginoong Jesus. Sa tulong ng Diyos, kayang tulungan ang sarili. Sa tulong ng Espiritu Santo, kayang tulungan ang iba. Kaya, sa misang ito, mga minamahal na mga kapatid, once again, let us open our hearts, let us open ourselves sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Espiritu Santo.